Hi guys! Welcome to my channel. Yung gagawin po natin ngayon, isi-share ko sa inyo ay yung simpleng ulam. Swak na swak sa budget nyo po. Tulad po sa mga mami na gustong mag-budget, swak na swak po talaga ito. At saka masustansya siya kahit simple lang po. At yung iba, makukuha nyo po sa garden nyo yung kung may garden po kayo. Tulad sa akin, may garden po ako sa lugar ng bahay namin. So, yung mga ingredients ko ngayon ay galing po sa garden namin. So, nakatipid po ako sa budget, sa time, papuntang store, at organic siya, healthy. Isishare ko po sa inyo, napakasimple lang talaga na recipe. Tulad sa mga mommy na hectic yung schedule nila, busy sa work or busy alaga sa mga babies natin. So, eto, sana maka-help sa inyo. Simple lang talaga yung ingredients or ulam para sa ating tahanan. Ito po ang ating ingredients. Spinach. Yung spinach ay rich in iron. Maraming benefits yung spinach. And then, meron tayong red tilapia or isda. Kahit anong klaseng isda ang gusto nyo po. Yung sa akin, ito lang kasi yung available na isda namin sa fridge. So, hiniwa ko na siya. Malinis na po yan. Ang gagawin ko na lang po ay lalagyan ko ng asin para malasa siya. And then, may kamatis po tayo. Onion or sibuyas. Ginger. Tara, magsimula na po tayo. At first, magpapakulo po tayo ng tubig para sa ating sabaw. Kumukulo na ang ating tubig. So, ilalagay ko na yung isda, yung ulo ng isda, dahil yan yun ang isasabaw ko. Yung the rest, ipiprito ko siya kasi gusto ng anak ko yung prito. Ating next step ay pwede nating haluin na ito lahat. Sa ating isda, sa ating sabaw na kumukulo, pwede na natin yan siya haluin. Kukuloyin lang po natin to ng maybe 10 minutes po or 15 minutes and then lalagay natin yung spinach. Mukhang okay na yung ating isda. Mukhang luto na siya. So, next step ay ilalagay natin yung ating spinach. Malinis na po yung aking kamay. So, gagamitin ko po ang aking kamay. Alam ko po masyadong marami yung aking spinach kasi gusto ko ng spinach. Kaya nilagyan ko ng maraming spinach. At napaka-healthy po ng ating spinach. Rich in iron, like I said. Ayan po. Haluin lang po natin. Dahan-dahan lang po sa paghalo para hindi po maano yung ating isda. Tikman natin if okay na yung lasa. Natin siguro mga 3 to 4 minutes kasi okay lang yung spinach na hindi masyadong luto kasi pwede mo naman yan siya kainin kahit ano, kahit hilaw. So, mga 3 minutes or 4 minutes, okay na siguro yan. Iwan lang natin. 3 to 4 minutes. And, we're done sa ating sabaw. Then, next
Next step na naman yung ating pagpiprito ng isda. Kung mainit na ang ating mantika, so lalagyan na natin yung ating isda. Mag-ingat lang po tayo para hindi tayo matalsikan ng mantika. Meron naman po akong pangtakip para hindi ako matatalsikan ng mantika. Po, luto na ang ating pritong isda. Hindi po yan sunog. Malutong lang talaga yung pagkaluto ko kasi gusto namin yung crunchy na pagkaprito. And then, luto na rin yung sabaw. So, yan ang ating finished product sa ating pangmasang and or affordable na ulam para sa ating tahanan. At, syempre, masustansya din.